Salano Manora ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal ng pagdiriwang. Panginoong Yesus, ipinakita mo ang daan tungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Yesus, ipinigay mo sa amin ang kaligayang dulot ng katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, ikaw ang pastol na nag-aakit sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, kami mga kinubos ay tumayan mo ngayon sa iyong pagandang loob upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makakamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo kapangkat sila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamagi ng ikabubuhay. Kaya inipon ang 12 buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat papayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasama ninyo na 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo at kilala rin namin sila sa tungkulin ito at iuupo namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking magtibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Pilipi, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y kinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumagana ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga sasyerdote. Marami ang sumampalataya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakpin ng mga tao. Ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paligid. Waring mga batong buhay, mag-isakap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga sasagdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyong itinayo ko sa Sayon at isang batong panulutan, hinirang at mahalaga. Ang mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad nawa ang nasa kasulatan. Ang batong itinakpin ng mga tagapayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong patitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Natupad kayo ay isang lahing hinihira, mga sasendote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawa sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang katulad gilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pamagitan ko,
Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon, kilala na rin siya, hindi mo nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na rin niyo akong kasama, Felipe. Diyata hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa ama. Bakit mo sinasabi, ipakita mo sa amin ang ama? Hindi ka pa naniniwala ako'y sumasama. At ang ama ay sumasa akin. Ang mga salita na sinabi ko ay hindi sinabi sa ganang aking sarili. Ang ama sumasa akin ay gumaganap ng kanyang mga gawa. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa ama. At ang ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawa nito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Tayo po ay nasa bahagi pa rin po ng panahon na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Taon saan ay nasa ikalimang linggo na. Sabi nga ay mas ramdam kasi natin yung Lenten kaysa yung Resurrection. Kapag talaga makita ko namin, kapag Lent, talagang makita mo na rin yun. Puro violet ang paligid natin. Kapag resurrection, yung ating lang na ating ano lamang ay naglagay tayo ng kusya. Ako naglagay lamang ng kusya sa harapan na may puting dami. Pero hindi namin masyado binibigyan ng pagpapahalaga ang panahon ng muling pagkabuhay. Patigil siya lang talit. Yung kagalakad na dulot ng muling pagkabuhay. Mahalaga po ito, lalo na ako sa Ibanghelyo natin ngayon sa araw. Parang ako, this Pascal Cake ay kumakatawan sa tiyatawag po natin Pascal Mystery na nag-highlight sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Pag sabi ngayon, nakikita ko lang, baka sa kandang ito yung palamuti lang natin yung Pascal Candle. No? Pero yan ay sinisintihan lamang natin. During the time of resurrection, at makita nyo lamang yan kapag panahon ng mga sakramento, binyag, dyan tayo nasisindi ng kandila. Kung inyong mga masig, kapag yung patay ko dito natin dinisaan, sinisindihan natin yan to highlight yung aming paniniwala sa muling pagkabuhay. Nakutusin po, yung unang bahagi ng ating Ebanghelyo, kung inyong kung malaman, hindi po yung Ebanghelyo natin noong Biyernes, ay alin, yung unang bahagi, huwag kayong matakot.
Sabagat marami silid sa bahay ng aming ama, ako ang daan at kabukulan ng buhay. Ayun ay ipamilyo na ginagamit palagi natin sa miso sa matay. So, na lahat ng ito ay may kabuluan sapagat si Kristo ay muling nabuhay. Dahil si Kristo ay muling nabuhay. Ang bahagi ko na kung saan ay pinamamanood ko sa atin ngayon, itong linggo na ito, ating po balikan ang mga nakalipas ng mga linggo ngayong panahon ng uling pagkabuhay, ay yung una, ibig sabihin ay yung unang linggo rin, yung uling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo, na ipinakita sa Ebanghelyo sa pamagitan ko na mismong araw na yon na kung saan ay pumunta si Maria Magdalena madaling umaga ng araw ng Linggo at natagpuan nilang wala sa Jesus. Yung Second Sunday ay tinuturing po natin Divine Mercy Sunday. Yung pangatlong Linggo ay yung po ipinahayag natin na yung pagkakataon na narinig natin yung daan patungo ni Maus at nung nakaraang linggo ay yung The Good Shepherd Sunday. So ito po ang ating ngayong ikalimang linggo ay bahagi ko na makita natin alin, na nais natin bigyan pa sa inyo yung alin, na katulad ng pahayag ni Jesus kay Pilipi. Ano yun? Diyat at hindi mo ko nakikilala. Kasi bakit? Hinahamag ni Pilipi ang Diyos o man. Nasaan ang Diyos o man? Anong sabi ni Jesus? Hindi mo ata ako nakikilala, Pilipi. Ang sino mang nakakilala sa akin ay makakilala sa Ama. Makakatagpo mo at nakakatagpo mo ka ba? Dahil nakatagpo mo ako. At ito po ay patuloy na binibigyang pansin. Kung yung maalala ko, noong Great Jubilee, doon po sa Encyclical na Mobo Milenio Inuente, ibinayan ko doon alin, Jesus is the face of God the Father. Yung buong patuloy ng pangayon, last year, pinagdiwang natin ang awa ng Diyos. Ano yung pinapamanig? No? Jesus is the face of God's mercy. Si Jesus ang mukha ng awa ng Diyos. So, kung nais natin makita ang Diyos Ama, anong pinapahayag ni Jesus? We have to encounter Jesus. At anong klaseng Kristo ang kinakailangan natin makatagpuan at ang patuloy natin narinig alin? Ang Kristo muling nabuhay. Kaya po yung encyclical ng kasalukuyang Santo Papa, ano yun? The joy of the gospel, Evangelium Gaudium. The joy of the gospel. Bakit? Kasi the encounter of Christ is the encounter of the Father. Dapat makita natin na ang pagpapahayag ng maruling balita ng kaligtasan, ito yung isang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng alin. Nakatagpo mo ang Diyos. Nakatagpo mo si Jesus. At dahil nakatagpo mo si Jesus, ang yun ang paalala ni Jesus kay Pilipi alin, nakatagpo mo ang Diyos Ama. Have we encountered God?
heavy encounter tayo, natagpuan mo ba ang Diyos? Or rather, natagpuan ka ba ng Diyos? So, magkakita mo yung bahay na hindi po, no? Alam nyo, isang paanyaya na ipinamamanig mo natin ngayon po kasi ay kamistahan din ang mahal na beren ng Fatima. At isang pinaalala sa atin ng mahal na beren ng Fatima ay isang paanyaya at kayang matulong ng mensahe ulit. At ipinapahayag po ng lahat ng aparisyon ng mahal na beren Maria and when we speak of Mary, ano ang kanyang ipinapahayag? To remind us, nalim, to encounter God. Bakit? Bakit? Lalo na ano po sa mahal na Birhen ng Fatima. Kasi po, isa lang patuloy na hamon natin ngayong panahon na ito'y alim, yung threat na nawa ay makita po natin ay alim. At ngayon, ang tawag po ay isa ay tinatawag ng post-modernism. Malaking pero sagot, ang tawag ko doon ay modernism. Noong panahon ko ng mahal na diring ng Fatima. What is modernism? Well, a form of materialism. A form of materialism. Ano yung mahalaga? Yung material lamang. Na nagnanais na rin, murahin! Murahin! Anything that is transcendental. Murahin! Ang alam na, something that is supernatural. Murahin ang something that is spiritual. At ito yung bahagi, kasi isa ko sa mga alam niya, kapag pinag-usapan, kalimitan niya, mahal na beren ng Fatima, kalimitan ng teatro niya. Pati ano ba yung tatlong sekreto ng mahal na beren ng Fatima? Ano pa lagi tayo nakatutok eh? Hindi na ako maalala na doon sa mga sekreto na yun, ay nandun yung mensahe ng Diyos. At isa ko sa mga sekreto ng mahal na beren ng Fatima ay alin. Ipinakita ko doon sa mga tatlong bata. At ngayong araw po na ito ay itinalagay yung dalawa, no? Bilang blessed. Si Francis. Sorry. Si Fran... Si... So, ang common kasi si Lucia. Hindi kasama si Lucia. Si Jacinta. At saka si Francisco. Ito po kasi yung dalawang bata dun sa tatlo na namatay ng maaga. Na isa po siya ipinakita doon na mahal na Birhen Maria, ako tawagin natin ang mahal na Birhen ng Fatima, ay ang alin yung horrors of war. The horrors of war. 1917, before the First World War, before the Second World War, ipinakita doon ang dalawang pandaigdigang pag-aaway dito ng mga bansa natin na nagdulot na kahindik-indik na kalalagayan. Ngalit na suffering. Lahat ng uli ng paghihirap. At makapakahirap po kapag makita natin yung war. Sino po rito yung mga buhay pa ng Second World War? Mayroon pa ba bang buhay sa inyo rito ng Second World War? Mayroon ba? Wala na. Kung sakali yung buhay pa kayo, ikwento ninyo. Kasi baka hindi alam ngayon ng daigdig nito kung gaano kahirap ang pumasok sa pagdaigdigan
warfare ay makita mo natin. So, doon ay pinakita sa kanila. Tanong po yung maging epekto po, ano? Ang mga nakita po natin, hanggang ka ngayon na natin pinapakinabangan yung epekto nito, alin nyo? Gawa mong maghihirap na ngayon, nakalimutan ng Diyos. Nakalimutan ng Diyos. Kinakalimutan ng Diyos. Na kinakalimutan ng Diyos. At umisan, hindi yung kulungin umisan, parang dumarating sa pagkaunawa ng tao na gawa mo matinding hirap at dinaraan siya, parang iniisip mo tao na may Diyos ba? May Diyos ba? Ngayon, hanggang ngayon, ito pa rin po yung problema. Eh, tinatawag ngayon natin ang postmodernism. Isa po yun. Well, pagkaman, mayroon pang isa na problema ngayon ay talib. Isinan sa isang tabi ang Diyos. Isa na isang tabi yung rin, yung karanasan ng Diyos. An absence of the experience of God. Ang kawalan ng karanasan ng Diyos. Yan ang hinahanap ngayon ng tao na wala yung karanasan ng Diyos. May karanasan pa ba ng pagkatangkulog sa Diyos? Yes. May karanasan pa ng Father na pagkatangkulog ng Diyos? Huwag mo tayong mahiyang sapagat marami yung tao natin isinasantabi ng Diyos. Pero may mga tao hindi na nagsisimba eh. Pero may mga tao hindi na nagdarasal. Bakit? Ha? Hindi na kailangan ng Diyos. Hindi na kailangan. Bagamat hindi niya sinasabi, hindi mo na kailangan ng Diyos. Pero wala na sa kanyang buhay ang Diyos. Wala na sa kanyang buhay ang Diyos. Kasi bakit? Nawala na yung karanasan na nakatagpo niya ang Diyos. At ito yung sinasabi ni Jesus kay Pilipi. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako at ang Diyos ay isa. To experience me is to experience God. Ang karanasan na maranasan natin ang Diyos. At maging bahagi ko yun. At ito yung kinakailangan natin. Ang saan? Sabi ko nga, ayan eh, ipakita natin. Ito yung, ito po yung isa sa mga sermo na binayang po ni Paul Francis. Sabi ko, the joy of the gospel. Evangelium Gaudio. Ipakita natin na tayo karasaan sa gitna ng ating kagalakan. Sa gitna ba ng ating kagalakan, napakuha natin ang Diyos. So, dapat ito ibahagi natin. Ibahagi natin ang Diyos sa gitna ng ating kagalakan. So, ibang ito po natin po natin. At sa mga pagpaso natin natin ay, una, saan? Siguro po makita mo na. Pero, yun ang huwag natin kalimutan. No? Na, have you experienced God? Saan? Hindi lang mo dapat on suffering. It should translate also into joy. Bakit? Si Kristo ay muling nabuhay. God can only be found in suffering. He has to be found also in joyful celebration. Eh, ito po isang biyaya natin. Nananin po isa, hindi natin naman, kaya po tayo mga Pilipino, no? Ay, tayo ay best of people. It's not only because of our culture, but because of what? Ang experience of God. At yun po yung patuloy natin ito na naranasan mo ba ang Diyos? Saan mo naranasan ang Diyos? At ano ako ay naghirap? Well, yes, good. Ano? Bahagi niya. Pero hindi dapat yung matapos. Kinakailangan maging aware. Kinakailangan tayo ay alam natin. Ito yung pinapaalam ni Jesus kay Pilipi. No? Nalil, na dapat nakikita ko yung Ama. Bakit? Dahil nasa akin ang Ama.
Nakikita po ako. Dapat nakikita po ang Ama. Kaya hindi po yung bahayan na kung saan yung bakit naman. Lalo-lalo na ho sa kanalaan na natulong sa atin. Sa unang pagbago ko, nakita po natin sa aklat na mga gawa na ipinabahayan po ni San Pablo dito na rin. Sorry, sa ikalawang pagbasa ako. Sa ikalawang pagbasa na narinig po natin ngayon sa araw na ito, na sinasabi na ang salita ng Diyos ay kinatitisura ng iba. No? Bakit kinatitisura ng iba? Sa sulat po ni San Pablo, ni San Pedro, bakit kinatitisura ng iba? Sapagkat hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos. So, kaya po nang nakahalaga na makita natin, ano sa diwa kaya, eh, kaya nagsisipa, bakit? Kasi nandiyan dito, no? At the must will be an experience of God. The mass will be an experience of God. At masabi mo sa lang natin, narin, I have encountered God. Kasi bakit? Nagsimba ako eh. Every time ko na tayo ng diriwang ng banal, na musa, masabi mo na nakatagpo ko ang Diyos. Dapat ko maging tunay na maging aware tayo. Nakatagpo ko ang Diyos. Kasi bakit? Nagsimba ko eh. Nandun ang kanyang salita. Nandun ang kanyang katawan at tubo. Saan pa? Sa ipinahayag niyo po sa unang pagbasa, doon po sa gawa ng mga apostol, na ipinahayag po ni San Pablo, kasi po yung unang pagbasa yung tungkol sa tungkol po doon sa reklamo ng mga Griego. Kasi yung mga converts na unang siglo po ng ating pananampalataya. Well, meron tayo U.S. convert. Mga Kristiyano na mula po sa pananampalataya ng mga Hudyo. At mayroon po tayong mga kung tawagin po natin ay pagan converts. Yung mga pananampalataya na galing sa iba't ibang pananampalataya o walang pananalig sa Diyos. Ang tawag po natin dito ay pagan. O kung tawagin po natin ay mga hindi Hudyo. Yun ang kanilang pinagsasabi. Nagreklamo po yung mga Gentiles, kasi bakit? Nakalimutan na ang mga balo. Nakalimutan na yung mga balo ng kahinting. So, kasi nakita lamang ay yung mga balo ng mga Hudyo. Sa mga Hudyo kasi, very clear na yung structure nila na pinangangalagaan nila yung mga balo. Kasi bakit? Kasi yun ang kanilang pagkaunawa. Na yung mga balo, wala na yung asaya. Kaya meron na silang social structure. May social structure na yung mga Hudyo. Na sila, bago pa sila naging Kristiyano, very clear na sa kanila. Kaya nasabi ko ako natin, to understand the gospel, we have to go back to the ways ng pagiging Hudyo. Meron na silang structure na rin. Yung mga balo, may pamparaan na sila na ito'y pinaalagaan nila. At ngayon, may mga kasama sila na hindi Hudyo-Hudyo. Mga pagano, anong sabi na? Nakakalimutan na. Nakakalimutan na yung mga hindi mga Hudyo. Simply because ang pagkaunawa lamang nila ay yung instructor na pagkakunawa. Pero hindi lang nakita na, ah, hindi. Kristiyano rin kami. No? Hindi lang ito para sa Hudyo. Ito ay isang pagkaunawa na rin. Ah, kinakailangan tulungan ang lahat ng mga balo. Kristiyano man, mula man sa pananampalatayang Hudyo o mula man sa pananampalataya na hindi Hudyo, na kung tawagin natin ay pagano. Kaya alam ginawa nila, ah, later on, ma-realize natin rin, nagtalaga sila later on ng 7 deacons para po sa mga balo. Ano yun? Yung mga dukha. Nakikita ba natin ang presensya ng Diyos sa mga dukha? Nakikita ba natin ang presensya ng Diyos? Lalong-lalong na ngayon sa usapin mo ni Mawa ng kaalagahan ng buhay. Sa bawat buhay, sa lahat ng living things. Pero kanina, medyo hindi mo nabasa yung meeting dyan. Kasi ay pagkatapos mo ng ating 5 o'clock na dawn mass kanina, ay
nagdiretso naman po ako sa Manila para po sa aking schooling. Pero nakalagay po kanya sa diary ulit. Nakalagay po ito niya ulit. Maliit lang ang nakalagay po ay para kay Pope Francis ulit. Hindi ko na masay po ulit. It is mortal sin to pass the death penalty. Pinag-term na gabon po niya si Pope Francis. It is mortal sin to pass the death penalty. To make it a law. So, pinahalagahan ba natin yung buhay? Kahapon nyo, sabi ko nga, sana ulit po, maging bahagi rin ang ating kultura na makita natin yung presensya ng Diyos. Doon sa mga kapatid natin na pinapakay, kaya sabi ko nga siguro, kapag nakarinig kayo sa balita na ngayong araw na ito ay mayroong, halimbawa, kanilang umaga, during my travel here,